Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa liver cirrhosis. So, pag sinabi hong cirrhosis, may fibrosis or peklat or scarring ang ating atay, which is caused by marami hong cause ito, many form of liver disease and condition, such as yung pamamaga ng atay, which we call hepatitis, and yung mga malakas uminom ng alak. Now, bago ho kayo mapunta sa liver cirrhosis, ang normal liver ho, mag-a-undergo muna yan ng fatty liver. First stage ng liver disease is a fatty liver. Then, magpaprogress ho yan into liver hepatitis, wherein dyan ho, meron ng blasting of liver cells or hepatocytes. Kaya dyan ho, tataas na ang SGPT, SGOT, kasi nga, umuputok ho yung cells, so yung enzymes lalabas sa liver cell, they are in the blood. Kaya pagka tinest mo ang blood test, tataas ho ang SGPT, SGOT. So, ang kasunod ho niyang liver hepatitis is liver cirrhosis. And may mga scarring. Siyempre ho, pag may peklat, yung areyang may mga fibrosis, hindi na ho yan makaka-function. So, nakita niyo yung mga scarring natin sa ating skin, di ho ba, makakapal na siya. Wala na hong masyadong blood supply. So, ganun. Now, liver hepatitis, wala pa hong atras tayo ng isang stage. Wala pa ho yung blasting of cells. Kaya, posible ho na normal pa ang SGPT, SGOT ng pasyente. Eh, kung blood test lang ho ang pinanghahawakan ninyo, and kala nyo normal, dahil normal yung blood test, hindi ho siya normal liver. Fatty liver na. Kaya lang sa stage ng fatty liver, wala pang blasting o pagputok o pagkasira ng liver cells. Okay. So, pero nasa first stage na kayo, which is fatty liver. And pag wala hong detoxification program, hindi nyo ho yan marireverse. Ayan, paulit-ulit ko hong sinasabi yan, no? Kasi ang common hong ginagawa lamang is what? Binibigyan ho ng supplement and sustansya ang liver. So, kahit ilang taon nyo ho yan bigyan ng sustansya, hindi nyo ho yan marireverse sa normal liver. Why? Kasi nga po, kailangan ang paglilinis dahilan sa ang fatty liver ho, hindi lang yan nape-penetrate ng ultrasound and CT scan ang loob ng atay, but ang reality ho niyan, yung whitish thing na nakikita nila sa mga imaging tests, punong-puno na ho ng stones or bato ang atay. So, kailangan ho may detoxification program or in other words, cleansing. Kailangan ho laglagin yung mga batong yan para ho magkaroon ng space, lumuwag, magkaroon ho ng para makagalaw ho, makafunction yung liver. Tapos, i-assist natin siya by giving nutrition, supplements na masustansya sa atay. But it is not effective if hindi nyo bawasan yung stones doon. Kaya, tulad ng pasyente ko, ulitin ko na naman, more than 1 year na siyang umiinom ng sustansya sa atay. But, hindi ho nare-reverse ang fatty liver. Dito ho sa amin, na-reverse siya. Why? May cleansing and detoxification sa amin, which is the missing link. So, from fatty liver, liver hepatitis into cirrhosis of the liver. May fats po na naka-envelope sa liver cell. But ang hindi alam ng tao, punong-puno na ho ng stones ang liver. Kaya kailangan ho yung ilaglag ng lumuwag po ang loob ng ating atay at makabalik ho siya sa kanyang function. Which is, ang atay ho natin has more than 500 different kind of function. Imagine niyo ho yan. So sa filtering capacity pa lang, medyo paliado na po pagka fatty liver. Kaya ho yung lahat ng bagay na binanggit natin, cholesterol, triglyceride, uric acid, high blood, diabetes, lahat ho yun mangyayari kapag ka fatty liver ka na. Kasi hindi na nasasala ng maayos. Uric acid, sa kidney ho, inilalabas, excreted. But ang gumagawa ho niyan still is the liver. So kaya nga ho, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na ang liver
congested liver and gallbladder ang root cause ng halos lahat na sakit. Actually, even other diseases like cancer, obesity, kung ano-ano pa ho, nagsimula ho yan sa fatty liver pa rin. So, by doing detoxification, kung kayo ho ay may comorbidities na, may high blood na, may diabetes na, high cholesterol, so, nandiyan na yung comorbidities, unti-unti ho kayong mag-i-improve. Hindi ho biglang tanggal agad ng mga maintenance. So, ideally, every 3 months, sa kadi-detox po ninyo and blood cleansing, nag-i-improve ho ang estado ng inyong mga sugar, BP, kasi nga ho yan ang root cause. Now, sa mga wala pa naman hong comorbidities, so ang mangyayari ho, hindi na kayo dapat magkaka-high blood at diabetes kasi lahi, eh na-pre-prevent niya ho. So na-pre-prevent ang mga upcoming diseases and nare-reverso dahan-dahan yung mga comorbidities. Until such time na isa-isa ho nating babawasan ang maintenance. But, doktor, ako ho ang magbabawas ng maintenance ninyo. Hindi ko ho sinabing kayo. Minsan ho, masyadong nag-aapura. Minsan, katulad ng eto na naman tayo sa high blood. Ha? So, di pinainom ng pang high blood. Tapos, ang tanong ngayon ng pasyente, Dok, normal na po ang high blood ko. Ihihinto ko na yung pang high blood ko. Mali po yan. So, intindihin nyo, ang high blood at diabetes, kaya kayo nag-normal kasi umiinom kayo ng gamot. Effect po yan ng pag-inom ninyo ng gamot. Pag hindi nyo na huininom ang gamot, babalik ho yan, tataas yan uli. Okay? Hindi ho yan katulad ng antibiotic na pag wala na kayong infection, wala na kayong ubo, sipon, magaling na kayo. So, 25 inches and above sa kababaihan and 40 inches and above sa kalalakihan. So, yung pagkakaroon ho ng abdominal fat, importante ho yan. Yung bilbil ho. So, pangit ho ang maraming bilbil. And pareho ho yan kay alcoholic, kay non-alcoholic fatty liver. Pareho ho yan ang next stage is cirrhosis of the liver. So, ang causes ho ng cirrhosis of the liver is, yun ang binanggit natin, excessive alcohol consumption, yung may chronic viral hepatitis, o ito ho, yung infectious hepatitis, which is hepatitis B and C. Alcoholic kanina, ngayon ho, non-alcoholic fatty liver. Build up ho ng fats, and not only fats, sabi niya fats lang. Dagdag ho natin yung stones sa loob ng atay. May genetic condition, which we call hemochromatosis, wherein meron hong excessive iron and excess copper, which we call Wilson's disease. Huwag nyo na hong pansinin yun at hindi na ho yan para sa inyo. Now, ang symptoms sa early stage, often asymptomatic. Akalain nyo cirrhosis na kayo, asymptomatic pa kayo. Ang liver ho kasi, actually tataas ang SGPT, SGOT nyo pag 80 to 85% ang damage. So, ganun ho. But before that, asymptomatic. Okay? So, para hong sa kidney, 75% or more, saka lang ho tataas ang creatinine. Kaya, hindi nyo ho pwedeng asahan na normal lang SGPT, SGOT, everything is normal. Kung alam nyo naman ho na manginginom kayo. So, later, magkakaroon na ho ng fatigue, yung laging pagod, panghihina, weakness, weight loss. Ayan, namamayat din ho. Jaundice, naninilaw ang puti ng mata at skin, but hindi ho kasi lahat naninilaw. O, lalo na ho yung naninilaw. Pwedeng liver cirrhosis, pwede rin hong may bumarang gallstone sa mga ducts. And easy bruising, so madali hong magpasa bruising or madali rin hong mag-bleeding. Why? Yung vitamin K ho natin, which is responsible, isa sa responsable para sa blood clotting, nasa liver ho yan. And fluid accumulation in the abdomen, nag-a-ascites po, nagkakaroon ng tubig sa abdomen. Isa ho sa pinaka-common cause ng ascites is liver cirrhosis. Tsaka pagka hinipo nyo ho ang tiyan, matigas. Pag pinercast nyo ho, yung tinuktok nyo ng daliri sa kabilang daliri, tunog bloated ho. Dapat ang tunog ho niyan flat. Pero pag ano ho, puro hangin, bloated. So,
ang mga komplikasyon ho niyan, portal hypertension, increase ang blood pressure sa portal vein. Sa loob ho ng liver gallbladder natin, meron ho tayong tinatawag na portal system. And ito ho kadalasan to, variceal bleeding. So yung mga nagsusuka ho ng fresh blood. Isa ho sa pinaka-common is what? Esophageal bleeding ho ito. Na nag-enlarge yung vein sa esophagus or stomach na pwede hong mag-bleed. Kwekwento ko na naman ho uli sa inyo na ikwento ko na to dati. Sa probinsya ho, merong isang manginginom may TB. Ngayon, di ba, hinihingi lang naman sa center ang gamot sa TB. Isa sa center, binigyan naman ng gamot sa TB. Without knowing that the patient has cirrhosis of the liver. So, anong nangyari sa may cirrhosis? Di ang nangyari ho, nagsuka ng maraming dugo. Which is, yun ang kinamatay ng pasyente pag susuka ho ng fresh blood, massive bleeding. So, hindi na ho yung TB ang ikinamatay. Kasi ho, kung TB, hinay-hinay lang naman yun eh, months hanggang sa mamatay pag hindi nagamot. Pero, ibig sabihin, umabot na ho sa sukdulan. Kung umiinom siya dati, sagad na ho, talagang nagsuka na ng may dugo. Basta, hindi rin ho kayo makaharm. Hayaan nyo sa doktor. Kasi ho ang sa mga... Ayun na nga, nakapatay pa ng tao. So, sa mga kulig ko naman, reminder lang, huwag sa may TB, i-evaluate natin ang liver ng pasyente. Huwag reseta ng anti-TB ni hindi mo inalam kung manginginom, hindi mo alam kung may hepatitis B. Ano pa rin ho, very important ho ang history taking and physical examination. Huwag ho reseta lang ng reseta kasi libre ang gamot. Always remember na buhay ho ng tao ang ating hinahawakan, hindi ho makina na pagkasira na pwede nating palitan. Pananagutan ho natin yan sa Diyos. And blood test, siyempre ho yung mga blood test sa liver, imaging, pwede sa ultrasound, pwede hong CT scan, MRI, para ho makita yung kalagayan ng ating liver. But huwag hong magpapalagay ng dye, please. Contrast media or dye, synonymous ho yan. Pwede naman hong gawin ng CT scan and MRI nang walang contrast media, no? Kasi ho, toxic yung dye. Sa natural na pamamaraan ho, it takes 3 to 4 days bago yan mailabas ng normal na tao. So, ibig sabihin, matagal. At hindi mo nga alam kung nailabas mo lahat. Why? Kung may konting porsyento ho ng damage ang kidney mo, hindi mo na mailalabas lahat. And toxic siya sa katawan. When you say toxic, meaning it is poisonous to the body. Liver biopsy. Also, do not do liver biopsy. Binabiopsy ho para malaman ang extent and cause ng liver damage. And ayun ho, liver transplant, bihira naman ho ang nakakapag-perform nito. Kasi yung donor, isa lang ho ang liver, although may mga lobe siya, hindi katulad ng kidney, kayang mabuhay ng tao na isa lang ang kidney. So ganito ho, yung may mga problema sa liver, like liver cirrhosis. Kung fatty liver ho, madali lang yan. Kayang-kaya natin ng i-reverse yan. Meron din ho tayong pang-ascites and CKD. Pang-cell repair ng atay at kidney. Although, this is not a magic. It is also a process. Kasi ho, sira na eh, yung more than 85% ng liver mo and 75% or more ng kidney mo. Kailangan ho nating magpatubo, parang nagpapatubo ng halaman. Mawo-worn out yung mga damaged liver and kidney cells mo. Magpapatubo ho tayo ng bago na healthy liver and kidney cells. So, kaya ho, hindi ito magic. Proseso kung paano nyo ho sinira ang liver ninyo at kidney ninyo, proseso din ho ang pag-a-address nito. But, kung talaga ho gusto nyo pang mabuhay, pumunta ho kayo sa amin. Ang tanong, may na-reverse na ba kami? Cirrhosis na may ascites. So, now is the right time for you to come and treat yourself, hindi ho later. Kasi lumalala pa ho kayo eh. Every day na ginawa ng Diyos, kahit na yung nagda-dialysis na, patuloy pa rin ho sa pag-deteriorate ang kidney ninyo at liver ninyo. Hanggang sa dumating kayo sa total shutdown. Sabi ng total shutdown, lahat na po, 100% ng liver at kidney ninyo, damage na po. So,
liver transplant and kidney transplant na ho ang kasagutan dyan. But hindi pa rin ho, bakit? Pagka ho nag-kidney transplant kayo, ay iinom ho kayo ng immunosuppressant habang buhay para ho hindi lamang i-reject yung bagong organ na transplant sa inyo. So kayo ho ang parang may AIDS. Maubuhan lang kayo, may ubo na rin kayo. Sari-saring infection ho ang pwedeng kumapit sa inyo. Kasi ho, bagsak na yung immune system ninyo. Ibinabagsak ho nung iniinom yung immunosuppressant. O ay bakit kailangan inumin? Eh kasi nga ho, i-reject ng katawan nyo pag di nyo ininom. Sayang naman yung bagong organ. So mamimili ka, manumonya ka. Pneumonia ho, si pneumonia laging nakaabang lang yan. Pag bumagsak ang immune system ng tao, nakaabang lang si pneumonia sa'yo para tumira sa'yo or i-reject ng katawan mo yung bagong organ mo. So pareho hong hindi maganda. Kaya balik tayo, fatty liver pa lamang ho, pumunta na kayo sa amin para ho ma-reverse natin yan. Yan po, madali lang i-reverse yan sa amin kasi may proper protocol po kami. Yung atin hong soap, IV, anti-aging soap, IV, whitening soap, yan po ang hahanapin ninyo sa Shopee. So, yan po naka 5+1 pa rin. Very effective po yan, pambanat ng skin, and pampaputi. Gawin nyo na hong pangregalo sa inyong sarili. 6341, gusto ko po magpa-schedule sa inyo regarding chronic halitosis. Ang tagal na po ang dami ko nang patingnan na doctor, but wala pa rin. Nakausap ko po, secretary nyo, pwede daw po magpa-schedule. Okay, so halitosis means bad breath. So ganito po yun. May halitosis po kasi galing lamang sa sirang ipin. Meron din hong halitosis na galing sa ulcer. But ang pinakamatindi hong halitosis yung galing sa parasites. Bakit naman? Kasi ho, yung ating kinakain at iniinom, yun din ho ang iniinom nila at kinakain. Now, of course, nagpupupo din sila and wiwi. O, eh, kanino ho itatapon yun? Di ho ba sa atin? Okay. So, tayo ho ang garbage can nila, garbage organ nila. Pag congested na ho, maraming na kayong alaga, so, sa lahat po ng opening, sa mouth, sa anus, sa lesser po, sa ihi. Pero ganun din ho, maamoy din ang urine, ng, pati ho pawis, maasim. And ang halitosis galing ho sa parasitism is, pag alimbawa ho, closed door. Naiipon po yan sa kwarto at mo, may meeting katabi mo. Amoy ano ho? Amoy hininga nung mabahong hininga ng pasyente. Nakakayaman hong sabihin pero amoy pupo ho. Parang ganun. Parasitism ho yan. So, detoxification and blood cleansing program po. Sapul ho yan. And meron ho tayong Rife machine wherein we can also program parasites. Whatever kind of parasite, whether it is roundworm or flatworm. So, lahat po na may halitosis, pumunta kayo sa amin. So, matatanggal po namin yan. Yung iba, mga dalawang detox, pero karamihan po, isang detox lang at blood cleansing, tanggal po siya. Basusundin nyo yung protocol namin. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medical 101, Santuya Medical Makati, Salamangka Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, Ivy. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-616. Prevention.